Nihaw ang sinasabing unang luto sa talangka. Pero sa paglipas ng panahon, ang inihaw na talangka ni-level up ng mga Kapampangan. Para mas maging malasa at mas marami ang makakakain, nakaisip sila ng ibang lutuin, ang ginataang talangka. Iniihaw namin siya para patanggal yung lahat ng likido o mga kinain niya. Kung pwede naman siya kasi kung ganun yung way nila. Pero mas pinapalabas namin yung aroma ng talangka. Kasi may iba siyang amoy na nakaka-rice pa more. Pag nailagay sa kombinasyon ng mas may gata. Bawas ba sa lansa kapag inihaw mo na siya? May mas bawas talaga. Yan, mainit na yung bawang, sibuyas, yan, luya. Siyempre, pag nagagata tayo, laging may luya. Pantanggal din yan ng lansa, tsaka pampasarap pa doon sa ating gata. Pinaghalo ko yung dahon ng alagaw at ito yung sili. Siling haba. Hindi na siya hihiwain pa. Oo. Para hindi ma-overpower yung lasa nung ginataan doon sa alagaw. Okay. Tapos lagay na natin yung siling pangsigang. Oo. Ano ang nabibigay na flavor nitong alagaw? Ang alagaw lahat isinasahugyan sa mga medyo malalansa na pagkain. At saka ang ganda rin ng kulay, ano? Nang bibigay siya ng ibang kulay dun sa dish natin. Ngayon, ilalagay na natin yung mga talangka. Lagyan na natin talangka. Okay. And then, lalagyan na natin ng gata. Ano ito? Yung unang piga? Pangalawang piga? Unang piga ito. Hindi natin ito sinasabawan. Kumbaga, ito is ipapa-absorb natin yung unang piga. Tsaka yung concept nito, kaya hindi natin siya binuksan kasi lalabas yung aligi. So ikaw, wala ka nang matitira. Nasa sauce na. Kaya yung gusto natin talagang makuha natin yung aligi. Pinaka-special naman talaga kasi sa talangka ay hindi yung meat niya eh. Yes. It's really the aligi. Aligi. Unlike yung mga regular na mga mud crabs, yung mga alimango, ang hinahanap doon yung sipit, yung meat niya na puting-puti. Pero yung talangka, because it's so small, it's really the taba, yung aligi talaga. Lalagyan mo ba ng mga pampalasa? Pag kumukulo na yan, Okay, lagyan na natin ng pepper. At saka asin. Wow, daming asin. So hihintayin lang natin siyang parang mag-oil. Lumabas yung mantika. Kapag lumapot na ang sauce, ready to serve na ang ginataang talangka. Tikman ko muna yung sauce, ha? Very creamy. Tsaka parang nag-blend in na yung alagaw, ano? Yes. Yun! Mainit pa. Pagkakain ng talangka, talagang kailangan mong magkamay. No choice ka. Na-neutralize na niya talaga yung lansa, no? Yes. Ang mission natin talagang matanggal yung lansa ng talangka, tapos kumapit yung talagang cream na ginataan. Yun yung gusto natin ma-achieve. Tapos, ito ang traditional na paraan ng mga taga-Sasmuan. Yes. Pagluluto ng talangka, ginataang talangka. Lalantakan ko muna to. Thank you, Jason. O, kuha ka rin. Noong unang panahon, sagana raw sa biyaya ang mga yamang tubig ng Pampanga. Ang mga talangka nga raw na galing sa ilog, matatapakan mo sa daan o masasagasaan na ng mga sasakyan dahil sa sobrang dami nito. Noong dekada 70, halos mapuno raw ng talangka ang bawat bobong kinukuha nila mula sa ilog. Pero simula nang pumutok ang Mount Pinatubo at umagos ang lahar sa mga ilog ng Pampanga, kumonte ang mga talangkang nahuhuli. Umagos yung lahar from upstream, tapos ang geographical location namin kasi kami yung pinaka-catch basin. Dito lahat pumunta yung lahar flow. So naging sulfur yung aming river. Ngayon, 2 hanggang 5 piraso na lang ang nahuhuling talangka sa isang bobo.